Hello guys, welcome to my vlog. Mag-iihaw tayo ngayon ng isda. Ito, ganito yung pagbaban ng iihawing isda. Ayan yung mga sangkap. Cumin, paminta at saka asin. Yan lang siya, tapos hayaan lang sa ref. Ibaban lang siya, tapos yung isda hindi na siya hugasan. Kaya lang nakababad sa ref na mga 2 oras. Ito naman yung isda na pang prito. Ayan, 2 piraso para sa amo kong lalaki. Ayan yung mga sangkap pag nagbabad ng isda. Pang prito. As in, yung pang isda na ano, buhar. Tapos, lemon. Lemon at saka 2 pirasong bawang. Hello guys, welcome to my vlog. Magluluto tayo ngayon ng wag kang tumawat eh. Magluluto ako ngayon ng shorba, sabaw. Magluluto tayo ngayon ng sabaw para sa amo kong babae at saka sa alaga naming babae. Ito yung ulam namin. Sarap yan. Tapos ito yung ulam na namin. Tigdalawa kami. Tapos ito yung sa amo kong babae, ano lang siya. Ay, sa amo kong lalaki, ano lang siya, prito. Tapos ito yung sa alaga naming babae, ano siya, biryani. Tapos ito sa amo kong babae naman, anihaw. Ayan. Ang sangkap nito ay isusulat ko na lang sa description. Tapos ang kapartner nito pala, guys, ano, green rice. Tapos yung sa amo kong babae, ito yung kasirola niya o para siyang naglalaro. Maliit. Ang cute! Yan yung sa kanya. Ito yung sa amin, malahigante. Naka-rice cooker kami, yan. Ayan yung sa amin, kanin. Yun lang. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga nayari ng produkto. Bye muna for now. Ayan pala yung sangkap ng biryani natin. Merong bay leaves. Ano ba yan? Cinnamon stick. Cardamom. Cloves. At saka... ano ba yung isa? Star anise. Tapos lagyan siya ng mantika at asin. Yan yung sangkap ng kanin para sa biryani. Ayan na siya. Nilagay ko na yung kanin. Tsaka nilagyan ko na rin ng asin at saka mantika. Half cook lang siya dapat para hindi siya malata kasi ibabalik natin siya ulit sa kanin ay sa apoy. Aking biryani na hipon, ilalagay na natin siya sa apoy. Ayan, unang ilalagay ang kanin, tapos sa gitna yung hipon, tapos lalagyan ng gulay sa ibabaw. Ready to serve na siya mamaya. Inin pa. Diyan ka lang muna.